Let us start by discussing the issues affecting the health department. Sir, yung mga yung preparation ba ng assistance it's being worked down the line, and it took them about almost 2 months po. The joint administrative order to guide the distribution of 1 million to each of the 32 families na namatayan po. 32 po sila na namatayan. Last round, noong June 2. I'm sorry to drag you into this faraway province, but no, sir. Sir, Bong, may sasabihin ka? May order? Nasabi ko na po kanina sa Senado, Mr. President, na nagbigay na po ako ng privilege speech. At nasabi ko na rin po lahat from, ano, ayaw ni Presidente ng tagalan yung proseso. And in fact, sa military, kung merong patay na binibisita si Mayor, ay pinapahatid niya mismo doon sa bahay yung assistance, cheque, pera, lahat. Wala nang panahon na asikasuhin ng mga namatayan yung pagkiklaim ng cash assistance. Pero hindi po katanggap-tanggap dito ay napasa yung batas ni March 24. It took 2 months para buuin yung IRR. Kaya nagsalita na po ako kanina sa Senado. Sabi ko, alam kong hirap na po kayo, sir. Hindi nyo kayang mag-isang gawin yan. Dapat naman po yung mga staff, mga ASEC, USEC, down to the directors. Ay sana po, asikasuhin mo po yan. Kawawang-kawawa po yung... Hindi man natin nababalik yung buhay, hindi nababayaran ng cash assistance yung buhay nila. Pero konsuelo na lang po yung ibibigay na kaagad sa kanila. Yung gaya yung ginagawa ni Mayor sa mga military, yung 3 days in 1 week's time, ay pagdating pa lang dyan, pagdating ng bangkay sa Metro Manila, nandiyan yung cheque, nandiyan na yung cash assistance para sa lahat. Naka inaasikaso na... Well, in that case, they are working under a parang sword if they are not liable. Yung ito say, wala silang kasali. But kung nakasali ang mga yan, hindi na rin natin pakinabangan yan whether they are really productive at this time or not. For the simple reason that we have to move fast. And if we have to move fast, I will sacrifice you even if you are not really a laggard or somewhere. Mahirap kasi ito. Itong Pilipino hindi na natuto. Kakasabi ko lang, I count when I give an order for something to be done, hindi ako magbibilang ng araw. Buwan. Nagbibilang lang ako ng araw. Teamwork naman tayo. I understand your problem. And I know that you have a hard time because of, there's a due process to receive the rules. Now, if you want it done in a hurry, the power to appoint, carries with it the power to dismiss. And since it's an absolute thing for lack of total loss of confidence, I'm removing them because they are not functioning. So we're wasting money paying for these idiots. Kalalaki pa naman ang mga allowance masuldo niyan. There are so many well-intentioned and well-meaning
Filipinos, doctors and all, would want to serve government to contribute to humanity. And we do not have to suffer. Itong mga to, alam pa nila na ginagawa, and nobody was asking who's doing the task today. Nobody was asking kung saan ba yung natapon yung responsibility of preparing the implementing rules and regulations. That was what they were saying na wala. Ngayon, kung ikaw pa, I said, just like me, you cannot run your own errands. Yung trabaho mo, hindi mo, ikaw na lang lahat dyan. That's why it's wrong. You cannot run your own errands. Somebody has to do it for you because you cannot really do it beyond human comprehension kung matrabaho mo, mag-contact pa sila noon. So why don't you just go to the DILG and ask for help. Sana paano ba ninyo dinistribute ang pera pati yung tulong. Eh itong mga putang inan to, wala, malayo masyado sa ano. I do not think they are really prepared to join government. That's the problem. Ewan ko kung ano mo sakit nito. Wala naman tayong racist ano dito na America. There's a riot going on. There's a riot going on all over. And seems to me that there is no end in sight. Mabutit na lang hindi tayo ganun. At na-timing nga naman that the Filipinos are really law-abiding. Imagine if America to, how can you enforce the lockdown and the sequestration, itong quarantine? Mabutit na lang ganun, Lord. So, we have to respond to the problem besetting the distribution of the assistance to them. Will you comply, Mr. President, with your deadline? Sabi ko, wag silang uuwi tonight, tomorrow, weekend, because you gave a 3-day deadline to distribute the checks. So I told them already, you do not go home. You have identified the 32 families. Although, yung sabi sa akin kanina, may mga conflicting claims. May dalawang asawa, may ganun. So, sabi ko, count out mo lang yun. Basta yung bulk, ito mo. Tapos mo, yun din nagkaroon ng severe critical based on your directive, sir. Bibigyan ng 100,000. Mulay naman sila, sir. Pero bibigyan mo ng 100,000. On top of PhilHealth, na nagbayad na ng mga 700,000 for each one of them sa critical and severe cases, Mr. President. Yung pinapatutungan ko po, yung 32 families na kailangan po yung ayuda nila na 1 million based on your directive, dapat check i-release. Ilagay na, check it, padala, dalhin po sa inyong mga pamilya. Kasi makakahiwa ko na sa akin, namatay ang mga, tapos nagpawardi-wardi yung mga tao ko na parang walang sense of urgency, sir. Yun ang talagang sama-sama po ng loob ko, Mr. President. That's why in the beginning, I said that all financial matters, be it in the form of assistance, naibigay ko na ano, nilipat ko yan sa Tegalve, sa military para madali. And, I do not want also to downgrade your department kasi mawalaan ng identity in the national narratives of what government is doing. Ako,
anything, maski na sabihin mo, palamura, hayaan ko na lang yan. Huwag lang corruption talaga. Pwede corruption. Magtutuyas na lang ako, tapos mag-iwan pa ako ng dirt dito sa so that son will just wait. The second urgent yung delivery also of the assistance to the different indeed the indigent people yung sa bukid. Do we have the mechanism for this already? Well, we can, but should not jeopardize the lives of the soldiers, rather just guarding the kung okay na yan ang distribution. So if there's any problem, Del, but this is General Galvez, you can bring it out now. Kung may problema kayo. Sir President, yung totoo na namin ang pansin ngayon, yung repatriation